Aga po natin ang senior pastor, Reverend Renato Morada. Palapakan po natin. So, po kayo. Kakanta yung apo. Hilingin natin yung apo. Pastor, dito na po kayo sa, po na po kayo dito. Habang kumakanta yung apo nyo, kapagkataos ng kumanta, tawagin daw po natin yung kanyang mga apo na kakanta. Kakanta, tutugtog. Ha? Ay, ito, train ito ni Preacher Sammy. Preacher Sammy, ikaw ba ang nagturo nito? Ha? Microphone? Thank you.
Salamat, Pastor Dante. Magandang tanghali po. At higit sa lahat, magandang tanghali sa mga pastor. Opo. At hindi ho madali ang maging pastor. Pero ito po ang pinakamagandang trabaho mapapasok mo. Opo. Una, sapagkat panawagan po ito ng Diyos. Opo. At ang mission conference na ito po ay napakabuting mapag-alaman natin kung ano po ang tama dito. Ang mission po ay charge in motion o charge in action. Ang ibig sabihin, walang iglesia na itinayo ang Panginoon na hindi dapat mag-mission. Ang buo ng iglesia, iglesia din. Ganun lang po yun. Ang aming simbahan po ay pinasasalamatan ko ang Diyos kung ano ang edad ko sa pagpapastol, 59 na rin po ang mga misyong napatayo. Apo, meron din kami sa ibang bansa at meron tayo sa ating bansa. At sinimulan ko po na establish yung ating mga Timothy dyan at ang pamantayan po ng aming simbahan ay kakaiba. Yung tinatawag na indigenous city, meaning self-governing, self-propagating, and self-financing. Bakit po? Hindi mo ito ari. Ang iglesia ay binili ng Panginoon at ari ng Diyos yan. Kung may nagmamalasakit man sa atin, ay di lalo yung namatay, nabuhay, na maguli. At yan ay si Kristong bumili ng iglesia. Kaya walang dahilan na hindi ka suportahan. Meron po akong dalawang talatang iniingatan sa puso ko. Una ay ang Roma 8 and verse number 32. Kung hindi ro'y pinagkait ng ama ang anak at ibinigay ng walang ikangay sa mananloob, kumbaga, eh bakit naman hindi ibibigay sa atin ang lahat ng kailangan mo? Tingnan mo ang mga mabuting magulang. Pag ang anak mo'y tapat, mabait, masipag, iba ang dating nito. Sinusuportahan mo, minamahal mo. At kahit naman hindi magandang anak mo at suwail, sinusuportahan mo pa rin, hindi po ba? Bakit o? Anak mo eh. Kaya ang iglesia po ay tinatawag ng Diyos na place where you can bring people in. A place wherein you could build ang tao matuturuan mo, mapapatibay mo. You can build them up. And then number three, you can send them out. Pero mayroon akong pangapat na binigay. You can wallop them. Alam niyo ang salitang yun? Kapo. Pag binasa mo ang unang chapter ng Titus, anong sabi sa kanya doon? Tingnan nga ninyo. Hindi yata kayo nagbabasa mga pastora. Yung chapter 1 ng Titus, ang sabi kay Tito ni Pablo, iyong ang kausapin niya mga taga-Krita yan, matatakaw na, mga tamad pa, at tarantado pa. So, kailangan ng disiplina sa simbahan. Ang Diyos naman ay hindi lang Diyos ng pag-ibig. Diyos ng disiplina. Apo. Kaya damdam ko talagang mayroon tayong dapat gawin sa iglesia natin. At yung aking sinisikap na mga Timothy ko sa simbahan namin, eh natutunan po nila yung tamang buhay Kristiyano. Sila po'y sinuportahan ko nung nagmimisyon. Tatlong taon, ganyan. Pero nang matapos na ma-organize yung simbahan nila, ang sabi ko, wala na kayong suporta. Iyang mga tao nyo, meron na kayong 50, tuturuan kong bigyan, magbigay sa gawain. Ang pamantayan namin sa pagbibigay, yung lagi kong sinasabi, you can give without loving, but you cannot love without giving. Kaya ang sukatan namin sa pagbibigay ito, hindi yung amount. Ang aming pinag-uusapan, gano'ng kalaki.
ang pagmamahal mo sa Panginoon, knowing na ito ay binili sa halaga at hindi ka na sa iyong sarili. Ganun lang po yun. At hindi naman nagpapabayad ang Diyos. Nagkataon lang na maraming pastor ang kinakapos. Ako naniniwalang hindi ka dapat mangapos. Bakit o? Eh, sabi ng Biblia, yung pong aklat ng Hebreo, ang pangkat ay 6 at talatang 32. Ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig mo sa Kanya at ang paglilingkod na ginagawa mo. Eh kung ikaw nga ay pinagtrabaho ang tao sa iyo, binabayaran mo eh. Di po ba? Ayun pa kaya ang Diyos ang sabi na ako'y hindi liko. Kaya ang maglingkod sa Diyos, ang sabi niya sa kalagay niyan, it's a privilege. Totoo naman po. And it's an honor. Biliin mo naglilingkod ka sa pinakamayaman. May-ari ng lahat. Ang totoo naman, wala tayong lahat eh. Buhay mo, hindi iyo. Ano man tinatangkilig mo, biyaya lang ng Diyos sa'yo. Isipin mo kung mayroon kang iyo. Wala. Kaya itong ganda ng building na ito, biyaya lang kay dantiyan ng Diyos. At kung may dapat siyang pasalamatan, eh ang Diyos. Pangalawa ang nagsusuporta dito. Kaya kung tawagin natin madalas, lalo sa tayong nakakaintindi, God is the greatest provider, the greatest protector. At talaga naman, totoo. Kaya nagpapasalamat ako na may mga simbahan na konsernado sa misyon. Sapagkat ang mandato ng Diyos sa iglesia niya ay magmisyon. May tatlong bagay po dyan. Yung tinatawag na proper leadership, proper discipline, and a proper gospel. Apo, pagdating naman sa pagmimisyon, there must be yung tinatawag na tinawag o tinawag ng Diyos, katulad ng unang preaching natin. Pero ang tinawag may mensaheng dala. Alam niya ang kanyang trabaho. Ganun lang po yun. At ang pangatlong ime, puro ime yun eh. Man must message in money. O, tingnan mo ito. Kailangan ng misyonaryo ang pera. Kaya yung mga yan, pupunta sa ibang bansa, atin mo, nagdi-deputay sila. Bakit o? Kailangan nila eh. Kami, sa simbahan namin, wala kami sa clearing house. Pero basta't nagpunta ka sa amin, siguradong may biyaya ka. Apo, pinakamababa sa iyo, ang 6,000 pataas. Nung minsan nga, may nagpunta sa akin taga Myanmar. Swerte niya. May naipon kami na parang 20,000. Sabi ko, bigay ko na sa iyo lahat yan. Apo, ganun lang naman ang gawain eh. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Kaya kagalakan ko po na ako inyong naging tagapagsalita. Salamat, Pastor Dante. Bilang kaibigan at bilang kamanggagawa, sana po itong mapag-aralan natin. Tama-tama po ito sapagkat ang tema ninyo ay resolve. Dapat tayo matibay, consistent po tayo, at totoo sa ating tinanggap na gawain. Hindi ito iyo. At hindi ka nagpapastor dahil lang sa pinili mo. This is a command. This is a, ikang ay panawagan. Calling po nga ito ng Panginoon. Kaya mapalad ka kung tinawag ka. Kung natatandaan nyo ang Jeremiah 4:15 ba yun? Maglalagay ako ng pastor sa inyo. Nakakandili at magtuturo sa inyo upang mabuhay kayo ng tama sa mundong magulo. Kaya kung tawagin din ng mga Kristiyano ay ilaw, asin, at mga saksi ng ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ang maging Kristiyano ay karanasan. Apo, ang maging pastor ay panawagan. Ang mangaral ay kumande. Kaya tungkulin natin yan. Kaya kung natatandaan nyo, nang sabihin ng Diyos ang komisyon,
sa iglesia, kayo'y hahayo, mangangaral kayo ng ebanghelyo. Kaya yung linagaydiyan at ang pinakatima talaga niyan, sabi ng pastor na ibinalita sa akin, ay yung sinabi ni Pablo sa Romans 1:16, there is only one power na magliligtas sa tao, and that is the gospel of Jesus Christ. Ganun lang po yun. At yun ang ating ipinangangaral, wala nang iba. Sapagkat nandun ang kailangan ng taong makasalanan na makita nilang may Kristong naparito, namatay, nalibing, na dapat nagbangon sa libingan, isang buhay na tagapagligtas. Opo. Ngayong umaga, hindi tayo kahabaan. At ang ating tatalakayin ay isang taong pinagpala ng Diyos. Kilala ba ninyo si Apostol Pablo? Opo. Kung alam ninyo ang kanyang kasaysayan, mayroon akong natuklasang 7 bagay sa buhay niya. Opo. Ito lahat ay letter C. Opo. Basahin natin ang Acts chapter 26 para mapakapagpundasyon tayo ng pag-aaral. Ang babasahin ko ay may kaugnayan sa kanyang sariling pahayag. Kung sino siya, ano ang nangyari sa kanya, at bakit nakapagpatuloy siya. Ang pangkat po ay 26, at babasahin po natin ang talatang magsisimula 13. Tayo po tayo lahat. Ugali ko na po, pagkatapos na basahin ang ating pag-aaralan, nananalangin. Pagkatapos na matapos ng pangaral, nananalangin ulit. Bakit to? Para maalaman ko at ipinapanalangin ko na sana nakarating sa puso ng nakinig ang napakinggan niya. May mga pastor na hindi lang po naintindihan po siguro yon o hindi napapractice po yan. Ang panalangin, malaking bagay. Yun ang tinatawag na life breath of every Christian. Sa mga tuwid, hindi ka pwedeng mabuhay ng walang panalangin. Eh, life breath mo nga yan eh. Opo. Kaya kailangan na maging mapanalangin din po tayo. Simulan po natin sa talatang 13. At nang katanghali ang tapat o hari, ay nakita ko sa daan ng isang ilaw na mula sa langit na lalong maningning kaysa araw at lumiwanag sa palibot ko at sa mga nagsisipang lakbay na kasama ko. At nang mapasubasob sa lupa kaming lahat, ay narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa iyo ang sumikat sa mga tinikan. At sinabi ko, sino ka ba, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Na dapat magbangon ka. At ikaw ay tumindig sa iyong mga paa. Sapagkat dahil dito'y napakita ako sa iyo, upang ihalal kitang ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin at ng mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo. At na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil at sa kanila ay sinusugo kita. Upang idilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana na kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Dahil nga dito, o Haring Agripa, ay hindi ako nagsuwail sa pangitain ng kalangitan, kundi nangaral akong nauna sa mga taga-Damasco at sa Jerusalem din naman
at sa iba pang lugar ng lupain ng Hudiya, at gayon din sa mga hintil at sila'y nasila'y mga agsisi at mga agbalikloob sa Diyos na mga sigawa na mga gawang karapat-dapat sa pagsisisi. Dahil dito, hinuli ako ng mga Hudyo sa templo at pinagsisikapan akong patayin. Panginoon, pagpalain niyo po ang araling. Pagpalain niyo po ang tagapakinig. Pagpalain niyo po ang tagapagturo. Ito po'y dalangin at pasasalamat po namin sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. Pwede na kayo mo po. Pag-aralan po natin itong taong na ito. Meron akong nabasang ganito. Huwag mong sukatin ang tao sa kanyang simula. Sukatin mo'y paano siya nagwakas. Don't measure a man in his beginning, but rather measure him in his ending. Sa tanaw natin, doon sa simula ng buhay ni Pablo, marahil sasabi, ay, hindi maliligtas siya. Barumbaloy. Umapatay. Nanguusig sa mga nananampalataya sa Diyos. Kaya nga, angkop yung sinabi ko, don't measure a man in his beginning, but rather measure him in his ending. Ganun lang po yun. Okay? Ano kaya ang nakita ng Diyos kay Pablo? May tatlo akong nasilip yan. Si Pablo po mayroong katangian. Nung hindi pa man siya ligtas, siya po'y disidido, siya po'y seryoso, at siya po'y handang mamatay sa kanyang tinatayuang paniniwala. Kita naman ninyo, pag pinag-aralan nyo, ang ganyang ugali ang gusto ng Diyos. Yung marunong manindigan, yung seryoso sa kanyang tinatayuan, at handang mabuhay para sa katotohanan. Kaya nga lang, yung kanyang tinatayuan nung hindi pa sa ligtas, eh hindi totoo. Kasi parisiyo ng mga parisiyo. At nasilip ng Diyos ang katangayan ito. Okay itong tao na ito ah. Kung mababago lang to, pakikinabangan ko to. Kaya nung siya pupunta sa Damasco para mangusig ng mga Kristiyano, sinalubong siya ng Diyos. Very personal ang pagkaligtas niya. At talaga namang ang kaligtas ay personal, ang panawag ay personal din. Opo. So, ang sabi ng Diyos, mayroon man ako pinag-uusig. Hindi niya alam na yung mga Kristiyanong inuusig niya, ang nasasaktan ay puso ng Diyos sapagkat ang mga Kristiyanong iyan ay kanyang binili sa halaga. Kaya alam niyo pag may nag-uusig sa inyo, ang totoong nagdaramdam, hindi lang kayo, yung Diyos na may-ari sa inyo. Opo. Kaya itong si Pablo, nakakatuwa. Pag-aaralan natin yung pitong bagay na nasilip ko sa tao na ito. Number one, first and foremost, he was a criminal. Nasa unang Timoteo po yan, pangkatuna, talatang 13. Ano po ang sabi na doon? Ako'y naging manguusig, ako'y naging mamamatay tao, pero sabi niya, salamat, nakasumpong ako ng biyaya ng Diyos. Lahat tayo'y naligtas lang sa biyaya ng Panginoon. Hindi ka nga dapat maligtas eh, pati ako eh. Pero napakabuti ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang taong masama na hindi pwedeng iligtas ng Diyos. Siya'y namatay para sa lahat. Kasama ka kahit sino ka pa. Opo. Kaya nga yung salita ng Diyos, huwag kang humatol. Alam mo, mayroong mga taong, ah, hindi maliligtas yan. Barumbaloy. Ito sabi sa iyo. Walang kasalanang hindi kasalanan. Maliit man kasalanan din. Malaki man kasalanan din. Ay sabi ko, tama ang Diyos. Bakit kung nga naman nahatulan yung taong masama? Eh lahat naman tayo masama. Kaya nga kung susukatin mo si Pablo sa buhay niya kahapon, unworthy siya. Pero salamat po.
ang Diyos, sabi niya, sa biyaya lang ng Diyos ang dahilan at nakatakas ako sa buhay na walang pag-asa. Kaya, mayroong mga tao po na nakita natin na sa kabila ng kanilang kasamaan, naalala niyo yung isang kriminal sa Kalbaryo? Naalala niyo? Apo. First time lang niyang narinig at nakita ang Kristo sa Kalbaryo. Pero yung salita ng Diyos na binanggit niya, sabi niya, Ama, patawarin niyo sila. Sabi, Ama, kakaibang tao to. Sa akin, kung maaari, pag ako'y nakababa dito, gulpihin ko yung mga yan. Eh, pero sabi niya, bakit kaya ganito itong tao na ito? Alam niyo po, may mga pagkakataon na binubuksan ng Diyos ang isang tao, ang puso, para makilala niya kung sino siya at sino ang Panginoon. Kaya nung bandang huli, sabi niya, Jesus, alalahanin mo nga ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sapagkat both of them ay mamamatay, sabi ng Panginoon sa kanya, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Hindi na po nabaptisan yan. Pero laligtas po siya. May dalawang bagay kayong dapat matandaan. Una, pag ikaw ay nagtanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, ikaw ay nagiging anak. You belong to the family of God. Pero hindi ka membro ng Iglesia ng Diyos. Kailan ka nagiging membro? The moment na ikaw ay pabaptized. Apo, pag nabaptisan ka na, nagiging lehitimong membro ka ng Iglesia ng Panginoon. At naniniwala tayong talagang Baptist Church po ang itinayo ni Kristo. Bakit ito? Ang Ephesians 4 and verse number 5, ang sabi po doon, may isang Panginoon, may isang pananampalataya, at may isang bautismo lang. So anong klaseng Panginoon to? Panginoon na handang iligtas ang sino mang magbabalik loob sa Kanya. Panginoon na lumikha ng lahat at nagbibigay ng lahat. Wala kang iyo. Lahat ng nasa atin, biyaya lang ng Diyos ito sa atin. At dapat mo siyang balikan ng pasasalamat at parangal. Kaya kagala ka natin na tayo naligtas. Dahil lang sa siya ay nagbukas ng ating mga pusong makilala siya. Pero tandaan niyo, paano ka naligtas? May taong nanalangin sa iyo? May taong nagsabi ng kanyang karanasan, si Kristo ang kailangan mo. Ganun lang po yun. Ako'y naligtas dahil lang sa taong nagturo sa akin. Limang bisis nga. Nung una, sabi ko, ah, kalukuhan mo yan. Nasa Panginoon na rin ako. Naniniwala ako sa Diyos eh. Ang sabi niya, Mr. Murada, hindi maliligtas ang kaluluwa mo sa relihiyon mo. Nasa isip ko lang, eh, ano pakialam mo? Alam mo, ang taong nasa kadiliman, hindi maunawaan yan. Pero yung huling bisita sa akin, ng Amerikano na ito, sabi siya, can we kneel down here together and let us pray? What for? Abay, lumuhod na yung Amerikano doon sa tinitirahan ko. Eh, siyempre, ikaw naman ay mahihiya din. Eh, di lumuhod din ako. Habang nananalangin doon sa kalahatian, naiyak yung Amerikano. At ako naman ay nakakaintindi rin naman ng English sa kanyang manalangin eh. Iligtas mo itong tao na ito. Alam kong ikaw ay namatay sa lahat. At kasama siya na dapat maligtas. Ay nung naiyak, ako'y mumulat. Sabi ko, baka naglulukulat. Naiyak nga. Sabi ko, may seryoso nga. Eh, nadamay ako sa iyak. Kaya nung matapos ang panalangin, sabi niya, I want you to be in that church tomorrow. Lagi pong Sabado niya ako pinupuntahan. Eh di ako'y nangako na naman. Lagi akong nangangako eh. Pero hindi ako napunta. Pero sa pagkakataon na yun, sabi ko, I'll be there. I'm going to show up. For sure? Yes, for sure. I'll be there. Ako'y naligong maaga. Nagbihis ako. Punta ako doon. Ang unang-unang narinig kong misahe ay kay Brother Win Siciliano. Ay pagtuturo kayong mga hindi ligtas at mga makasalanang lasinggero, sugarulat, lahat.
pagtuturo sa akin na tama. Sabi ko, bakit kaya? E di ako'y nagtatago doon sa likod ng ulo ng nasa unahan ko. Hanggang sa natapos ang mensahe, sabi niya, ang Kristiyano ay taong may Kristo. Kristiyano siya. May halimbawa pa nga lagi yung Siciliano, sinusulat sa blackboard. Yung word na Christian, isinulat niya. Sabi niya, what is the root word in this word Christian? Hindi sagot ng mga nakikinig, Christ, o very good. How about, palsin natin ang word na Christ, ang word na Christian. Inalis, hinawi ni Brother Win. Inatir ay I-A-N. Sabi niyo, do you know the meaning of this three letter? Isinulat ulit, I am nothing. So that is, ikaw yun. You are nothing before God. And everything that is of God is just nothing to you. Kaya wala kang simbahan. O baka dito meron nagkikristya-kristyanuhan lang. Baka nagbabaptist-baptist talaang. Ang Kristiyano ay nagtanggap kay Kristo, kaya ang pangaral ng Diyos, relasyon, hindi relihiyon. Hindi sapagkat narito ka, membro ka ni Dante dito, baptist ka, ligtas ka na. Hindi nagliligtas ang baptist, si Kristo ang magliligtas sa iyo. Ganun lang po yun. Kaya nga ang kaligtasan ay personal. Si Kristo dapat nasa iyo. E naliwanagan na ko ron. Pagkatapos namin, sabi ni Brother Ray, sino natatanggap sa Panginoon taas ang kamay? May nagtanggap na tatlo. Eh ako talagang nagigiyagis din. Gusto kong magtaas, pero ayaw kong magtaas. Sabi ko, ayaw, daming tao eh, kakaya. Eh, kinasasabi ni Brother Ray, lahat ng nauunawaan na kailangan niya si Kristo para sa maging Kristiyano at maligtas, pakitaas ang kamay. Eh di ako nagtaas ng kamay. Oh, meron pang isa doon. Salamat po, purihin ang Panginoon. Ang hindi ko alam, papupuntahin pala sa unahan. Sabi na lahat na nagtaas ng kamay, pumunta sa unahan at kayo tuturuan namin. Eh nagpunta na yung tatlo. Diba, hindi ako nakilos doon sa upuan ko. Sabi ko, pwede pupunta dyan. Bakaya. Meron pa niyang isa doon. Sabi ko, eh ako na nga yun. So napilitan ako. Pagdating ko sa unahan, yun ding Amerikano nag-akay sa akin sa isang sulok ng simbahan. Sabi niya, ginigil ako ng tatlong talata lang. Una-una, John 3.16, John 14.6, ibinalik sa John 3.36. Ang lahat ng ito, sabi niya, pwede kang magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay sigurado pag sinabi ng Diyos totoo. Tinatanggap ko talaga si Kristo. Opo. Doon po ako nagsimula. December 1961. Makalipas ang isang buwan, napabaptized ako. At hindi ko maintindihan bakit nagustuhan ko nang magsimba. Pero bakit kaya gusto kong lagi magsimba na? Ayun pala, mayroong dahilan ng Diyos sa akin. Hanggang minsang araw, humingi ako ng Biblia sa kay Brother Nal, binigyan naman ako, hanggang sabi sa akin, do you want to study in our Bible school? Eh ako noon, gusto ko talagang mag-aral. Kaya lang, wala akong pagkakataon. Sabi ko, ba, pagkakataon to ah, walang bayad, may dormitoryo ka, may pagkain ka dito. Lahat po nung araw ay libre doon sa dormitoryo. Basta't ikaw ay mag-aaral, mayroon kayong pagkain, mayroon kang tirahan doon. Eh di ako'y nainganyo, ako'y nagpasok. Eh, ito na po ang simula ko. Kaya 1962 pa lang, preacher na ako sa Baptist Church ng Mandaluyong. At muli ako nagbalik sa Quezon Province. Sabi ko kay Brother Nal, nung ako'y nag-aaral sa Bible School, matatapos na ako. At tapos na pati ako. Sabi ko, I'm going to start my mission somewhere in Quezon Province. Oh, very good, very good. That's what I want. Ako hindi yakap pa nga eh. Sabi ko, what help are you going to get? Support. May ginulatan ako. What? I did not call you in the ministry. Neither I save you.
You better ask God to help me, oh, not me. Tarantado ako. Ako po ay dean ng Bible School na doon. Third year pa lang, ako na po ang pinamamahala niya sa Bible School. Hindi ako nagpasok sa linggo. Sabi ko, hindi ako papasok. Hindi pala maganda yung Amerika, ayaw ko suportahan. Pag ako'y nananalangin, para bang mayroong maliit na busis nagsabi sa akin, tama siya, mali ka. Hindi tama, sabi ko, hindi. Mas tama ako, mali siya. Eh pag ako'y nananalangin, matutulog. Ako ayaw patulugin ng kasalitang yun. Tama siya, mali ka. So, pagkatapos ng isang linggo, ako'y nagbalik. Naghingi ako ng tawad kay brother na lahat. Ako'y niyakap na muli. Sabi rin yun, I know na maiintindihan ko rin daw. Ang Diyos ang tumawag sa iyo, hindi ako. You just go ahead. Start your own mission. If you want to be back in Quezon, you go ahead. Hindi ako'y nagsimula, kaya wala akong suporta. Noon, at talagang nagsimula akong wala. Pero ang Diyos, eh totoo. Hindi ako pinabayaan. Ang una, ang aking tanay at tatay ang nagsuporta sa akin. Noong nagkakaroon na kami ng mga tao doon, naaakay, tama yung sinabi ng unang pastor, dumarating sa akin ay kamuti, saging, bigas. Sabi ko, okay rin naman. Kaya, ang Diyos ay talagang hindi ka pababayaan. Kaya itong Pablo na ito, ha, dati siya'y kriminal. Pero nakita niya ang buhay na mas tama at mas maayos nang tanggapin niya ang Kristo sa buhay niya. Kaya inuulit ko, walang tao na hindi kayang iligtas ng Diyos. Sino ka man at anuman ang uri ng buhay mo. Bakit to? Hindi siya namatay sa atin lang. Eh kung siya namatay sa magagandang lalaki, paano kayo? Kung ang namatay naman siya sa mga pangit, eh paano naman ako? O ganun lang po yun, ang biro. Di po ba? Eh totoo naman yun. Wala siyang pinipili, maging sino ka man. Kaya nga, yung aking sinimula, sabi ko, huwag mong hatulan ng tao sa kanyang simula. Hatulan mo siya, paano siya nagtapat o nagtapos sa buhay niya. Hindi nga natin nakalain eh, na maliligtas ng tao na ito. Pero siya po ay naligtas. In spite of the fact na siya ay isang criminal. Ang nangyari po dito sa binasa ko sa chapter 26, yung tinatawag na pangalawang letter C. He was a converted man of God. Siya po'y nakumbertahe. Buhat sa dilim na pantas sa liwanag. Kaya sabi dyan, sa ating binasa, ito yung tingnan ulit. Ano ho? Ang sabi dyan, dapat magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa sapagkat dahil dito'y napakita ako sa iyo upang ihalal kang ministro at saksi din naman na mga bagay na nakita mo sa akin at na mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo. At ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil sa kanila na sinusugo kita upang idilat mo ang kanilang mga mata at upang sila'y balik sa ilaw mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana na kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. O, tingnan niyo po, na bago ang kanyang buhay nang siya'y katagpuin ng Diyos at siya'y maligtas, kaya pangalawang literacy, he was not just a criminal and remain criminal. God met him along the way and he was converted. Nakumbertahe po siya. Kaya nabago, kaya sabi niya sa talata pong ika-labing siyam, dahil nga dito, o Haring Agripa, hindi ako nagsuwail sa pangitain ng kalangitan. Tingnan niyo po, nakita niya ang tamang buhay at nakita niya ang plano ng Diyos sa kanya. Sabi niya, hindi ako nagsuwail, Haring Agripa,
sa pangitaing nakita ko sa akin Diyos, kundi nangaral akong una-una sa mga taga Damasco. Instant, ano po, kaagad, nangaral. Bakit po? Alam niya ang kanyang tinatayuan. Kaya una, criminal siya. Pero nakumbertahe po siya. Apo, pangatlo, may pagkain yata naman dito, Mr. Pastor. Pangatlo, he was not just converted, a criminal converted by the gospel of Christ. Siya po ay kinomission ng Diyos. He received a commission. Kaya sabi dito, hindi ako nagsuwail sa pangitain ng kalangitan. Alam niya na siya'y naligtas. Alam niya na mayroon siyang gawain. At siya po'y kinomission ng Diyos. At sabi diyan, upang idilat mo ang kanilang mga mata, buhat sa kadiliman ay makapunta sa kaliwanagan. Buhat sa kapangyarihan ni Satanas patungo sa Diyos na buhay. Kaibigan, you and I ay dapat mong makita ang iyong tungkulin. Apo, alam mo, ang komisyon hindi siya nag-iisa binigay. Kung inyong babasahin ang Mateo at Mark, huling mga pangkat, ang kinausap diyan ng Diyos ay buong iglesia. Bakit to? Sapagkat lahat ay pwedeng magamit ng Diyos sa misyon. Mari hindi ka pastor, mari hindi ka missionary, but you can assist sa gawain by giving something, by praying for them. Ganun lang po yun. Ang iglesia kasi ay ininarawan sa katawan mo. Tingnan mo ang katawan mo, iba't ibang bahagi. Mayroong buhok, mayroong kilay, mayroong lahat-lahat. Hanggang doon sa paa. Idinisign ng Diyos kumplito para sa iyo. At ang sabi ng Diyos, ipinumpira ang iglesia sa katawan mo. Ngayon, sabihin mo, ako'y parang kilay lang sa simbahan. Pero alam mo ba na maganda ang may kilay? Yung ang babae, linalagyan pa ng dagdagay. Ang problema lang nila, inaahit, linalagyan ng uling. O mayroong ganyan. Apo, yun namang mga kuko nila, inalagyan din ng design. May pula, may puti. Sari-sari. Bakit ito? Lahat ay importante. Kung iisipin mo nga kahit wala itong dahon ng tainga, pwede ka namang makarinig, may butas lang. Pero maganda rin ang may tainga Opo. Maganda rin ang may kuko. Ang sarap ikamot pag may bungang araw. Di ba? Oo. Lahat ng bahagi ng katawan mo may pakinabang. Kaya ikaw, membro ng iglesia, huwag mong sabihin wala kang pakinabang. May pakinabang sa iyo. Hindi mo lang hinahanap at ipinapanalangin, ano bang lugar ko sa iglesia ang kinabibilangan ko? Opo, pwede kang maging mapanalanginin lang. O, di ba? Pwede kang mapagbigay. Ang problema natin, hindi tayo nananalangin. Panginoon, ano bang lugar ko dito sa iglesia ito? Ano bang aking maibabahagi at maitutulong sa gawain ito na kinabibilangan ko? Meron kang lugar. Meron kang magagawa. Ang problema mo, hindi mo itinatanong sa Diyos ang magagawa mo. Ganun lang po yun. Opo. Kaya itong si Pablo, alam niya ang kanyang tungkulin, alam niya kung sino ang nagbigay sa kanya, at alam niya ang komisyon na tinanggap niya. Kaya buhat noon, nang siya ay makumbertahin na at tumanggap ng komisyon, ang pang-apat na liter si I, he was very committed to that commission. Committed po sa dyan. Ay bakit ito? Naiintindihan niya eh. Naiintindihan niya kung sino ang tumawag sa kanya at alam niyang totoo at ang Diyos ay laging totoo. Apo, kaya nga yung iniingatan kong talata, huwag namang sasama yung mga pastor. Marami mga pastor kasi kung saan-saan tumitingin. May Amerikano, may Koreano. Alam nyo, ilang Koreano na nagpunta sa akin.
Yung iba nag-iisa. Sabi na, I came here to help you. Sabi ko, ala, ang galing naman. Sabi ko, ako'y mayroon ng provider sa buhay ko. At hindi ako pinapagkulang ng Diyos. If you are a missionary, you must start your own. I appreciate you coming. But I'm telling you, if you are a missionary to the Philippines, you better start your own mission. Bakit ito? May biktima nga akong mga simbahan na eh. Nakita ko, pinunta ko yung isang na-establish namin yung simbahan. Sabi, may lapid na na. Holy Spirit Baptist Church. Under the sign, doon sa ibaba ng sign, puro Korean language. Tinanong ko yung pastor. Sabi ko, anong nangyari sa iyo? Bakit ganyan yan? Kinuna na nga kami ng mga picture, isang masama kami dito. Ha? Maganda ang nangyari sa iyo. Alam nyo, maraming ganyan. At mabibiktima ka. Pero sino ba ang pinaglilingkuran mo? At sino ba ang tumawag sa iyo? At sino ba ang magpo-provide sa iyo? At magpo-protect sa iyo? Yung mga katanungan ngayon, dapat alam mo sa buhay mo kung Kristiyano ka. Pag tinawag ka ng Diyos, ang sabi niya, the calling of God is without repentance. Ang ibig sabihin, pag tinawag ka, handa kang suportahan at mabuhay ka lang sa gusto niya para sa iyo. Eh kung saan ka kasi tumitingin eh. Opo. Pero nakakatuwa ang Diyos. Sa totoo. Alam ba nga ninyo yung sinabi ko yung talata kanina? Romans 8:32. Alam ninyo yun? Siya na hindi pinagkait ang kanyang anak kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit naman niya ipagkakait sa iyo ang lahat ng kailangan mo? O, tamo. Walang dahilan, di ka suportahan. Gawin mo lang ang tama at ayon sa kanyang kalooban. Ang problema natin, kung saan-saan tayo natingin. Opo. Kaya pakaingat lang po tayo. Kaya si Pablo iba. Mayroon ang ilustrasyon dito eh. Inyong natatandaan sa Acts chapter 20 and verse number 19. Ang sabi niya doon, basahin ko nga, baka nakakalimutan ko to. Ang pangkat ay 20 ng aklat ng gawa. At tingnan po natin yung talatang gusto kong makita nyo. Ang pangkat po ay 20 at ang talata po ay 24. Basahin ko po. Datapat hindi ko minamahal ang aking buhay, nawaring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoon, Panginoong Hesus, na magpatutuo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Tingnan mo, hindi lamang siya kriminal na nakumbertahe, hindi lamang siya kinumisyon, siya committed sa komisyon na ito. At sabi niya, walang halaga sa kanya ang buhay, kundi ang magawa niya ang ministeryong binigay sa kanya ng Diyos. Ganyan sa katapat, doon sa komisyon na ibinigay sa kanya. Kaya sabi ko sa inyo, ang pang-apat, he was very committed to that commission that he received. Ayaw po. Alam niya eh, kung sino ang tumawag sa kanya, alam niya ang kanyang tungkulin at siya'y naging tapat at totoo sa komisyong tinanggap niya. Kaya doon sa ating binasa sa chapter 26, sabi niya, hindi ako naging suwail sa pangitain ng kalangitan. Bakit ito? Alam niya kung sino ang kanyang tinanggap at alam niya kung ano ang kanyang dapat gawin. Kaya magsimula sa pagiging kriminal, tinagpo siya ng Panginoon at nakumbertahe siya. Pagkatapos na makumbertahe siya, kinumisyon pa siya. Alam niyo, walang Kristiyanong tatawagin ang Diyos o tao na hindi Kristiyano. Dapat siya talagang may Kristo at tandang sumunod sa Kristong bumili at nagbigay ng buhay sa kanya. Iyon po yun. Oh. Kaya apat na. Okay? Criminal, but converted. Commission, and he was committed to that commission.
Panglima, he was not just committed, he was very compassionate. Saan matatagpuan po yan? Romans 1 o Romans 12 o Romans 10. Ano sabi po doon? Basahin ko po para makita nyo ang sinasabi ko. Ang sabi dito ni Pablo, chapter 10 ng Romans, ang sabi po niya, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila ay mga ligtas. Sapagkat sila'y pinatututuhanan ko na may pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. If you will just study these three verses, makikita mo how compassionate Apostle Paul is. Panalangin ko, and this is my heart desire, sila man ay maligtas din. Apo, yan ang mission mo, yan ang gawain natin, yan ang commitment natin dapat sa ating Diyos. Apo. Kaya salamat kay Dante, meron siyang puso sa mission. At dapat lang. Bakit to? Sapagkat tayo man ay bunga ng mga nagmisyon. Opo. Isipin mo ang kahapon mo. Dati nga, hindi mo ito alam. Pero may taong dumalaw sa iyo, nanalangin para sa iyo, itinuro sa iyo ang katotohanan ng kailangan mo ay Kristo, hindi relihiyon sa buhay mo. At nangyaring naganap na maintindihan mo, gayaan ka na ngayon. Kaya si Apostol Pablo, yun ang kanyang heart's desire. Meaning, talagang compassionate siya. Nasa puso niya ang pagmamalasakit sa iba. At gusto niyang maligtas ang kanyang kapwa. By the way, alam niyo po, marami tayong kapatiran na hindi ligtas ang sambahayan. Mayroon dito sigurong nanay, ang asawa hindi ligtas. Mayroon siyang mga anak, marahil hindi ligtas. Mayroon siyang mga kapatid, marahil hindi ligtas. Naniniwala ka ba sa Acts 16:31? Apo, anong sinasabi ron? Manampalataya ka, maligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Gawin mo lang ang bahagi mo. Gagawin ng Diyos ang bahagi niya. Prove to Him that you are very concerned sa iyong pamilya. Ang malungkot sa atin, hindi natin ipinapanalangin, hindi tayo nagsisilbing ilaw sa sambahayan natin. Magliwanag ka naman. Patunayan mong iba ka na at ligtas ka na. Kaya kung kwa'y tamad noon, magsipag ka. Ganun lang po yun. Pakilala mong may nangyari nga sa buhay mo. Kaya nga ang kaligtas ay karanasan, hindi ka alaman. At huwag kang huminto. Mayroon nga akong kapatid na mortal kong kaaway eh. Sinaluhan pa kami ng dynamite doon sa simbahan, Dilamita. Eh mabuti, sumangat doon sa isang kahoy bago nakalusot doon sa simbahan namin. Eh di na bungkal yung puno ng kahoy. Hindi siya maligtas-ligtas. Pero lagi kong naalaala yung Acts 16:31 na yan. Panginoon, ikaw ang nagsabi nito. Pag nanampalataya ako, maligtas ako at ang aking sambahayan. Patunayan mo na ililigtas mo siya. By matagal. Hanggang minsan, nagkasakit ang tao na ito. Dumaan ako sa harap ng bahay niya. Sabi na, ay, halika nga sandali. Bakit kaya? Iba na ang tawag sa akin. Alam mo sa occasion, yung tinatag na hinlog, kapatid, ang ibig sabihin nun, hinlog, halika nga dito. E di lumapit ako. Abay, naiyak na. Bakit kuya, patawarin kaya ninyo ako? Patawarin kaya ako ng Diyos sa nagawa ko? Eh bakit hindi kung sinsiro ka sa iyong panalangin at sa paghingi ng tawad? Totoo kaya yun? Totoo. Walang hindi kayang ipatawad ang Diyos sa iyo kung seryoso ka. Abay, lalong umiyak.
Dalawang talata lang ang ginamit ko dyan. John 3:16 at saka John 3:36. Humingi agad sa akin ng Bible. Kinahapunan, dinala ko ng Bible. Kaya lang, ang malungkot, naiwan niya ang kanyang sambahayan na hindi niya ipakilala ang kaligtasan. Kaibigan, may kanyang panahon ang Diyos sa sambahayan mo. Patunayan mo lang na totoo ka sa pangarap mo at adhikain mo sa pamilya mo. Eh, madalas tayo, judgmental na tayo eh. Ay, hindi maliligtas si nanay. Hindi maliligtas ang anak ko. Kaya may sabi sa iyo. Ang Diyos ay magliligtas kahit kanino. Eh, lalo na kung may mananalangin at may magsasalita ng kanyang karanasan. Ang problema natin, tikom ang mga labi natin at hindi tayo nananalangin sa Diyos. Magsalita ka naman. Ganun lang po yun. At patunayan mong may ginawa ang Diyos sa buhay mo. Ganun lang po yun. At sabihin mo, Nay, hindi ko nga ito dati alam eh. Pero tingnan mo naman ang nangyari sa buhay ko. Wala nga tayong simbahan noong araw eh. Wala nga akong panalangin kahit sa pagkain, kahit sa pagtulong. Pero binago ako ng Diyos, Nay. Gusto kong mangyari sa iyo ang nangyari sa akin. Huwag mong hintuan ang panalangin. Hindi mo kayang iligtas siya. Pero kaya ang Diyos na nagligtas sa iyo, na iligtas ang sambahayan mo. Walang hindi kaya ang Diyos. Natatandaan niyo ang mga bagay na hindi kaya, na kinaya ng Diyos? Natatandaan niyo? O si Abraham ni Sarah, ilang taon ang magdalang tao si Sarah? 90. Ilang taon si Abraham? 99. Kaya nga nagtawa yung mag-asawa eh. Sabi na, pabira. Wala na nga akong panahon, saka pa mangyayari. Sabi naman ni Abraham, ako pa. Wala na ng asim ako. Di ba ganyan ang parang naging isipan ng mag-asawa? E tawa sila. Sabi ng Diyos sa kanila, bakit kayo nagtatawa? Mayroon bang mahirap na bagay sa akin? E di tumahimak yung mag-asawa. Basta't sa taon, pag dalaw ko, may anak ka na, may pangalan pa nga eh. Matandaan nyo. Ha? Imposible. Pero naging posible. Natatandaan din nyo yung tatlong magkakaibigan sa Daniel. Ang sabi ni Nebuchadnezzar, pag hindi kayo lumuhod sa aking ginawang Diyos-Diyosan, apoy. Eh sabi ng tatlong magkakaibigan, hindi po kami luluhod dyan. Buhay ang aming Diyos. At kung hindi man kami iligtas ng Diyos sa apoy na yan, hindi pa rin kami magbabagong pagtiwalaan siya. Ganyan katibay yung tatlo. Eh sa galit ng hari, tinapon nga. Ay nakakita na nga, bakit apat na? At parang anak ng Diyos yung isa. Hindi ba't pinalabas? Ni hindi nag-amoy usok ang tatlong magkakaibigan. Bakit o? Sapagkat may tinatayo ang katotohanan. Iyan ikaw, iyan ako. May kasama tayong walang talo sa laban. Ang problema natin, takot tayo sa kalaban natin. Opo. Si Satanas ay talunang kaaway na. At dapat kang magtiwalang siya iyong kasama. O. Ilan na? Criminal, advanced converted, commission, committed to that commission. Panglima, he was very compassionate. At totoo naman. Meron pa isa. Sa Philippians 1 and verse number 1 at saka Ephesians 1:13 ang sabi niya, I am a prisoner of Christ. Ano ibig sabihin nun? Literacy din. I am under control of God. Kontrolado siya ng Diyos. Prisoner eh. Di kontrolado nga. Behind bars, ikaw nga, pag nasa bilangguan ka, si Apostol Pablo ay kontrolado ng Diyos. Saan man siya hilahin ng Diyos at gusto ng Diyos, doon siya pumupunta. Apo, why? He was under control. Alam niyo, maraming mga pastor at maraming simbahan, very wild. Hindi kontrolado.
Apo. Alam nyo, huwag na maisasama ng loob ito. Merong dalawang pangyayari itong naganap sa buhay ko. Yung isa, itong isa ay kapapangyari lang, mga isang buwang mahigit. May pastor na napadaan sa akin. Sabi ng pastor, ako'y galing sa anniversary ng isang simbahan sa probinsya. Anong labas? Ay, maganda. Maganda. Kaya lang, nagtatanong po ako sa iyo, bakit? Eh, ang inimbita po niyang pastor, talagang magaling. Matalino po. Ang napuna po ng simbahan, nagsimula po siya sa English, natapos sa English din. Kaya 10% lang po doon sa kongregasyon ang nakaintindi. Ah, ganun ba? Kaya ko po'y nagtatanong, ayaw ko naman pong humatol doon sa pastor at ayaw ko naman mag-isip ng masama. Tama po kaya yun? Eh sa bagay, sabi ko, hindi naman ikaw magsusulit sa buhay niya eh. Kaya lang, sa akin tanaw, parang hindi tama. Isa pang karanasan, ito maganda ito. Naimbita ako ng isang pastor, kilala niyo ito, pero namatay na siya. Sabi sa pastor, naimbita ako ni mayor. Ano? Magtuturo daw tayo doon ng Bible sa munisipyo at linggo ng wika. Eh ako'y uwi na sa akin. Speaker lang niya ako nung dalawang araw eh. Ay hindi, sumama ka. Para makita mo naman at makita ka ng mayor. Ikaw mananalangin pagkatapos ng pagtuturo ko. Di sumama ako. Wala pa ako nung sasakyan. Matagal na ito eh. Naalala ko lang. Eh, natapos kami doon sa devotion time namin. Pagkapanalangin ko, nagtayo yung mayor. Sabi niya, ngayong umaga po, sa linggo ng wika na ito, mayroon tayong panauhin na bagong graduate ng abogasya. Kapapasa sa bar siya at napakatalinong bata nito. Inintroduce. Tumayo ang magandang lalaki na ito, binata. Nagsimula po siya sa English, natapos English din. Nung matapos, sabi ng mayor, napakaganda ng mensahe mo, abogado. Salamat po. Nakaligtan lang po ninyo ang dahilan ng pagtitipo natin. Linggo po ng wika ngayon. Alam nyo, galit yung mag-asawa dun sa anak. Hindi na kumain ang napakasarap na kinain namin. Alam mo, nasabi ng pastor na kasama ko, matalino nga. Hindi lang marunong. Kuha. Kaya pag ako'y nagsasalita sa mga Pilipino, Pilipino po ako, marunong din ako mag-English. Naka-anim na lusot na ako sa Amerika eh. Naka-tatlo ako sa Asian country. Hindi ko lang naabot ang Italy mo. Pero kung may lakas pa ako, pupunta ako riyan. Papasukin ko ang bilanggo ni Apostol Pablo. Opo. Bakit po? Nabasa ba ninyo ang chapter 14 ng 1 Corinthians? Ang sabi ni Pablo, I rather speak few words than to speak thousands of words na hindi maiintindihan ang tinuturoan ko. At kung may pumasok na hindi mananampalataya dito sa ginagawa nating tayo nagsasalita ng ibang wika, ang salitang ginamit ni Pablo ay, baka sabihin tayo ulol. Basahin mo ang chapter 14 ng 1 Corinthians. Sabi niya, ako'y nagiging barbaro sa kanila at sila'y nagiging barbaro sa akin. Kung magsasalita tayo dyan, sabi, you better bring your own interpreter sa ikatitibay ng pinagtuturoan mo. Tama naman. Kaya nga po may dalawang Amerikanong tumawag sa akin sa simbahan namin. I want to visit your church. I want to be a blessing. Sabi ko, very good. But may I ask you, do you know how to speak our national language? Oh no. Oh, you are not welcome. I'm very sorry. I want those that would preach to us na nagsasalita ng Tagalog. Yung sabi ko sa kanya. Pero I appreciate your call. Very good, sabi ko.
But if you want to visit our church, you better bring your own interpreter. And you are very much welcome. Hindi naman ako malupit sa Amerikano eh. E Amerikano nga ang nag-akay sa akin sa kaligtasan eh. Eh pero anong mangyayari sa simbahan namin doon sa probinsya? Kaya yung abogado nang umalis, galit na galit yung tatay at nanay. Para bang nakita na sabi, pwede tangan, tanga. Ay siya nga naman, linggo ng wika eh. Bina natin ng English na hanggang sa natapos, ang sabi nila nung mayor, nakalimutan lang ni abogado ni attorney ang tema natin, ang dahilan ng pagtitipo natin. Abay, umalis yung mag-anak. Hindi na kumain ng masarap na pagkain na handa ng mayor at ng mga kasamahan nila. Sabi sa akin ng kasama kong pastor, sayang. Hindi man lang kumain, kinagalitan pa ng kanyang nanay at tatay. Ang aming pakirinig doon sa sinabi ng nanay, tangang tanga ka. Isa nga naman. Eh, linggo ng wika. Baka dito hindi ka pa kainin ni Dante pag nagsalita ka dito ng banyaga. Hindi naman masama. Hindi naman ako mananagot ng buhay mo. Kung mag-English ka man dito, di mag-English ka kung gusto mo. Apo. Oh, ano pa ang ating nakuha? Criminal that was converted. Commission, committed to that commission, compassionate, and number 6, siya po ay controlled. Control siya ng Panginoon. Bakit o? Eh, siyempre dapat kang kontrolado ng Diyos. Hindi nagwawala. Kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay mo, yun ang gawin mo. Sapagkat hindi ka nabubuhay sa sarili mo. Pinakahuli, buksan mo sa Pilipos po ito. Baka makita ninyo ito. Ang pangkat po'y 4. Alam mo itong si Apostol Pablo, eh, parang katulad din natin, may damdamin din siya na malungkot at kuminsan naghihinanakit din. Pero okay itong tao na ito. Criminal, converted, commission, committed, compassionate, controlled. Basahin natin sa chapter 4 ng Pilipos. Maganda itong sinabi niya. Nakakatuwa itong tao na ito. Ang talata po, basahin natin, ang talata ay 9. 4 verse number 9. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig sa at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Verse 9 o verse 10. Datapat ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kahuli-hulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin na dito'y sa katotohanan ay nagkaroon kayo ng malasakit ngunit kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Atin mo nang bigyan ng pansin yung talata na yan. Alam niyo po, maraming mga Kristiyano, may talata sa Hebrews na ang sabi, parang alam mo, count the pastor double honor. Hindi po ba yung nakalagay doon? Pero itong si Pablo, in spite of the fact na siya ginamit ng Diyos sa mga iglesia, kahit dito sa Pilipos, nasabi niya mayroon kayong nakaligtaan. Sana naalaala niyo ako. Pero nagkulang kayo ng mabuting pagkakataon. Siguro naghahanap din siya ng parangal at ng papuri at ng pagmamahal. Pero sabi niya nakaligtaan niyo. Gayon man, sabi sa sumunod na talata, ang sabi niya, hindi siya sinasabi ko ang tungkol sa kailangan. Sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kinalalagyan ng aking kinaruroonan. Marunong akong magpakababa at marunong akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman.
at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Alam niyo po yung talatang 11, sabi diyan, not that I speak in respect of want, but I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Alam niyo po, ang pampito, siya po'y taong kontento. Bakit ah? Alam niya kung sino ang Diyos sa buhay niya. At alam niya ang hindi siya pababayaan ng Diyos. Alam niyo po, tayong mga Kristiyano, madalas tayong nag-iisip ng finances natin. Sa anak natin, sa asawa natin, lahat na po kung minsan pinagsisisihan natin na tayo'y narito sa ganitong ministeryo. Mayroon akong iniingatang ilang talata. Una ay sa Psalm 69, verse 19. Basahin natin, baka sakali makatulong po ito. Basahin ko po. Mga talatang naalala ko. Psalm 69. Ang talataan po ay talatang 68 in verse 19. Ang sabi po dito ng Biblia, purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan sa makatwid bigay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. Alam mo, ang dalahin mo, hindi ikaw nagpapasan. Kung nabibigatan man ikaw, eh ang Diyos mo, kasama mo, ang sabi sa James, ang lahat ng kabalisahan mo, ilagak mo sa kanyang kamay at nagmamalasakit siya sa iyo. Kaya ang sabi diyan, purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan. O, tama. Kita? Ayun palang pasanin mo, hindi ka nagpapasan eh. Naalala niyo yung tula ba yun? Footprint in the sand? Naalala niyo yun? Eh, nung nasa magandang daan, dalawang bakas nga. Ay dumating sa rough road sila, matinik. Talagang very rough. Ang sabi nung Kristiyano, Panginoon, kung kailan naman masama ang daan at hirap na hirap ako sa ako nag-iisa. Alam mo, sumagot ang Diyos sa kanya, anak, hindi bakas mo yan, akin iyan, kalog ng akit eh. O, di ba yun ang sabi doon? O, ganun tayong mga Kristiyano. Ang sabi diyan, araw-araw siya nagpapasaan ng pasaan mo, hindi ikaw. Kaya nga kung may nagmamalasakit sa iyo, di lalo ang Diyos, buhay na nga ang binigay sa iyo. Pangangailangan lang, hindi kaya. Kaya mga kapatid, it's about time. Matuto tayong magtiwala sa Kanya. Kaya niya ang lahat ng bagay. Walang posible. Lahat imposible. Lahat ng imposible, posible. Naalala niyo, naglalakbay sila patungo sa lupaing pangako. Unang-unang problema, crossing the ridge. Ay sabi ng mga tao, pinunta mo, dinala mo kami rito dahil walang malaking sementeryo sa Egypt. Babatuhin na nga si Moses noon, hindi po ba? Ay sabi ng Diyos, siguro si Moses bilang tao katulad natin, eh siyempre natatakot din. Pero sabi ng Diyos, sabihin mo, tumahimik sila and see the salvation of the Lord. Hindi sinabi ni Moses. Pero sabi ng Diyos, pasin mo yung tubig niya. Binaging highway, remember? Yung Diyos mo noon, yung Diyos nila noon, yung pa din siya hanggang ngayon. Hindi siya nagbabago. Walang pagbabago ang ating Diyos. Natatandaan ninyo nang paulanin ng mana, galit din sila. Walang tubig, walang pagkain. Ay sabi ng mga Kristiyano kasama ni Moses, mamatay kami sa gutom dito, balik nila kami sa Egypt.
May isda, may karne, may lahat, may sibuyas, may bawang pa nga eh. May ginisa kami ron. Di po ba? Eh nagpaulan ng Diyos, yung tinapay. Sabi na kulang ito, walang ulaman lang pang ulam, kumbaga. Anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ng karne. Hamburger nga ang nangyari. Pero itong batas. Bawat araw sa umaga, kuha kayo ng inyong pagkain hanggang sa hapon. Kinabukasan, ganun na naman sariwa at mabuting pagkain. Pero talaga ang Pilipino at mga Kristiyano yung loko. Tatandaan nyo yung pasensya na yan? Hindi makuntinto. Minsan umaga, gumising yung maaga, namulot yung iba. Mayroong gumising ng tanghali, sabi, oy, ano, nakapamulot na kayo? Abay, oo naman, eh bakit ikaw? Ngayon ko lang gumising, oo. Sira ang ulo nyo, mahina ang utak nyo. Bakit? Kahapon dinubli ko. Marami ako sa refrigerator ko. Remember? Naalala nyo yan? Mahina ang utak nyo. Alam nyo, maraming pastor, nagmamagaling. Mahina ang utak nyo. Hindi makuntinto sa sabi ng Diyos. Eh, nung buksan niya ang refrigerator na, anong nakita? Remember? Mabaho na, may uod pa. Eh, di saka nagkukumahog siya, baka mayroon pa sa labas, eh wala na. Gutom. Bakit? Hindi kontento sa plano ng Diyos. Ikaw, magtiwala ka lang. May tama siyang panahon sa buhay mo. Huwag kang mag-apura. Huwag kang magmadali. Gusto mo nang sasakyan eh, kaagad-agad. Oh, gusto mo nang mag-building ng maganda, gusto mo kaagad-agad. May kanyang panahon ang Diyos at tama ang kanyang panahon. Ganun lang po yun. Maging kontento ka, ang Diyos ay nagmamalasakit ng higit sa atin. Apo. Kaya sabi dyan, sa ating panghuli na ito, sabi ni Pablo, I learn to be content. Apo, kontento ka lang. Mayroon kang kasamang kaya ang lahat. At magagawa niya na ikaw ay pagpalain. Apat na bagay sa pagpapalain. Una, Matthew 6:33. Alam niyo yon? Huwag daw kayong mabalisa, sabi sa verse 5, 25, pababa. Pagdating ng 33, ako muna. At dadagdagan ko. Sa makatuwid, kumbaga sa baso, hanggang dito lang ang kaya mo. Pero pag ikaw nagsimula na hanapin siya at ang kanyang katuwiran, dagdagan ka. Pero pag dumating ka sa Filipos 4:19, anong sabi ron? Ha? Hindi dadagdagan, pupunan. O yun. Eh pag dumating ka naman doon sa mga awit, 3:9-10. Ang sabi, aapawan. Okay? So, dadagdagan, pupunan, aapawan. Mayroon pang isa. Deuteronomy chapter 28, verse number 3. Ang sabi doon, mas mauuna pa ang pagpapala sa iyo. He will overtake you ng blessing. Meaning, hindi ka pa nakararating doon, nandun na ang pagpapalang tatanggapin mo. Eh, ganyan naman ang Panginoon eh. Hindi ba nang likhain tayo ng Diyos, provision muna bago tayo? Garden of Eden muna at lahat ng kailangan mo? Hanggang ngayon, ganun pa rin. Kaya sabi doon sa Deuteronomy 28, verse number 3, the blessing will overtake you. Overwhelm yan. Sa makatwid, mas una pa yun. Dadagdagan, pupunan, aapawan, at higit sa lahat, mauuna pa ang blessing na ibibigay ng Diyos sa iyo. Ay, hindi ba totoo yan? Bago ka nga nilikha eh, may provision na sa lahat ng ang Panginoon eh. Andyan lahat ang kailangan mo. Yan pa rin siya hanggang ngayon. Kaya ngayong tanghali po, ang kailangan mo ay katulad ng naging buhay ni Pablo. Be contented. Apo. Dapat kontento ka lagi.
May kasama kang kaya niya ang lahat para sa iyo. Magtiwala ka lang. Siya ang pinakamabuting kasama mo. Kung gusto mong maging misyonaryo sa ibang bansa, at totoong ikaw ay tinawag doon, ang Diyos ang pinakamabuting kasama mo. Ganun lang po yun. O sige po, tumayo tayo at manalangin. Sige po, baka sakali mayroon ditong naabot ang puso, pwede kayong lumapit sa unahan at manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Si Apostol Pablo ay katulad namin. Makasalanang naligtas at natutuhan niyang mabuhay ayon sa kalooban mo. Kaming lahat ay tulungan niyo na makita naming kaya ng Diyos namin ang lahat sa buhay po namin. Kaya tulungan mo kaming maging mapagtiwala, maging masunurin at maging totoo sa aming mga nakuhang mga biyaya sa iyo. Na wala nga kaming amin. Ang lahat ay biyaya mo lang at dapat ka namin balikan ng katapatan at pasasalamat. Maraming salamat po sa kasaysayang ito ni Pablo. Tulungan mo kaming maging tapat. Salamat po sa iglesia na ito. Pagpalain mo ang pastor, ang kanyang pamilya, at pagpalain mo ang mga membrong kasama niya na nagmamahal sa inyo. At kung saan nakarating ang salitang napag-aralan namin, at may mga taong naabot ang puso niya, at kailangan niyang magtapat at maging commitment na lagi sa inyo at committed sa lahat ng kanyang dapat gawin at contented sa pagkatawag mo sa kanya. Tulungan niyo po na lalo niyang ilapit ang sarili niya sa inyo at magtiwalang kayo nga ang pinakamabuting kasama at kaibigan sa lahat ng panahon. Habang kayo po'y nakatayo, nakaramdam kayo ng pangangailangang spiritual, it's about time. Diyan lang po. Manalangin kayo, ilapit niyo ang sarili niyo. Sige po, anybody. Ito'y personal. Kagala ka ng Diyos na makita, you are just willing to be content and be obedient sa Panginoon. Sige po, anybody. Babae, lalaki, sino man po kayo? Apo, totoo ang kanyang buhay. At dapat tayong maging tapat. Maraming salamat po. Sige po, mayroon pa ba? Opo, wala naman talaga tayong magagawa. Pero may magagawa ang Diyos sa buhay po natin. Opo. Kung kayo naman hindi ligtas, kaibigan, narito ka at narinig mo, si Kristo lang pala ang magliligtas sa iyo. Halika na. Itaas mo kaya ang iyong kamay at sabi, Pastor, ngayon ko lang naintindihan. Hindi relihiyon, kundi relasyon. Si Kristo gusto kong tanggapin ding tagapagligtas ko. Isama po ninyo ako sa huling bahagi ng panalangin. Meron po bang ganyan? Taas ang kamay. Sige po. Anybody? Hindi ka ligtas. Gusto mong maligtas. Si Kristo ang kailangan mo. Panginoon, maraming maraming salamat po. Si Apostol Pablo ay makasalanang tulad namin. Pero salamat po. Wala ngang imposible sa inyo. May magagawa ka sa aming lahat. Salamat po sa iyong mga anak na nakita nila ang kanilang pangangailangan, na sila'y dapat kontento, tapat, at kontrolado ng Diyos ang buhay nila. Pagpalain niyo po ang mga anak mo na lumapit sa inyo sa panalangin at tulungan mo silang makapamuhay ayon sa kalooban mo. At maraming salamat po sa simbahan na ito. Pagpalain mo ang pastor, pagpalain mo ang kanyang mga kasamahan, at pagpalain niyo ang lumapit na ito sa inyo sa panalangin, tulungang mabuhay sa inyong katotohanan. Ang lahat ng ito ay dalangin at pasasalamat po namin sa pangalan ni Jesus.